sa buong kasaysayan, ang Japan ay kinilala sa paglikha ng ilang napaka-importanteng imbensyon na talaga namang nakatulong sa ating sibilisasyon. Mula sa armas hanggang electronics, ang kanilang mga imbensyon ay sumailalim sa ating kultura, libangan at pang-araw-araw na buhay. Sa modernong panahon, ang Japan ay naging pioneer na sektor ng teknolohiya na lumilikha ng mga aparato na pinapahalagahan natin ngayon. Sabihin na natin, hindi magiging ganito ang mundo natin kung wala ang ambag na imbensyon ng mga Hapon. What's up everyone? Welcome to What the Fact TV! At ngayon ay alamin natin kung ano-ano ang 10 kakaibang imbensyon na naiambag ng bansang Japan sa ating lipunan. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe and click the bell button to get notified about our latest updates. Huwag na natin patagalin pa. Tara, alamin na natin. Number 10, Walkman. Habang paunlad na paunlad ang teknolohiya, napaisip ang Sony kung paano sila makapaglalagay ng cassette tape sa isang compact box na hayaan ka makakinig ng musika sa anumang oras. Kaya gumawa sila na isang bagay para may sakatuparan ito at tinawag nila ito na Walkman na inilabas noong 1979. Ang device na ito ay nakatulong sa cassette tape store para makabenta sila ng marami sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan. Number 9, CD, DVD, and Blu-ray. Ang mga compact disc ay naimbento ng parehong Sony at Philips na isang Dutch company. Nagdibate sila sa mas maliit na detalye, ngunit sa kalaunan ay sumang-ayon sila sa kung ano ang meron tayo ngayon. Ang isang 115mm disc na may hawak ng 74-minute storage. Siyempre, sa paglaon ay nagpatuloy ang Sony upang bumuo ng parehong DVD at makapagsabayan sa HD DVD kasama ang kanilang mahusay na Blu-ray disc. Number 8, Emoji. Kung ikaw yung taong mahilig gumamit ng emoji, kailangan pasalamatin mga Japanese sa pag-imbento nito. Ang emoji ay nilikha ni Shigetaka Kurita at ng kanyang team sa kumpanya na NTT Docomo dahil nahihirapan siya sa paggamit ng text bilang isang paraan upang may parating ang impormasyon. Kaya gumawa sila ng mga image na nagpapakita ng mga emotion bilang isang solusyon. Number 7, camcorder. Habang ang mga handheld video recording device ay sikat noong 50s, pinakawala naman ng Sony ang pinakaunang camcorder noong 1983. Nakakapag-record ito ng lahat sa isang Betamax tape at mas simple kaysa sa mga naunang paraan ng pag-record ng mga movies. Number 6, electric rice cooker. Ang unang electric rice cooker ay naimbento ng Toshiba noong 1955. Ang electric rice cooker ay patuloy na nag-evolve noong 1960s. At noong 1970, nagpatuloy silang nagbago at nagkaroon na ito ng microcomputers na may kakayang i-adjust ang mga temperatura ng rice cooker. Number 5, camera phone. Sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng isang camera sa iyong mobile phone ay pangkaraniwan na lang. Ngunit kung babalik tayo noong 1999, maraming mga tao nagkaka-interest dito. Ang Kyocera Corporation, isang kumpanya sa Japan, ay naglabas ng unang cellphone na may camera. Tinawag nila ito na Visual Phone o VP210. At maaari itong mag-store hanggang sa 20 images na nasa JPEG form. Number 4, Lithium-Ion Battery. Ang lithium-ion battery ay ang battery na madalas nating makita sa mga cellphone dati na natatanggal at pwedeng ma-charge. Ang naka-imbento nito ay si Asashi Kisei. At sa tulong ng Sony Corporation, pinayagan itong maabot ng mga consumer sa marketplace. Number 3, QR Code. Ang QR code ay madalas na nating nakikita dahil marami ng mga tao ang gumagamit nito sa iba't ibang mga transaksyon tulad ng pagsend ng mga information o di kaya pamimili sa mga mall basta meron kang Paymaya o GCash. Ang QR code ay naimbento noong 1994 ng isang subsidiary ng Toyota na tinawag nila na Denso Wave
upang makatulong sa mga manufacturing process. Number 2, flash memory. Ang flash memory ay tumutulong sa mga cellphone at smartphone na makapag-store ng mga data tulad ng music, pictures, at video. Si Fuji Yamasuaka na nagtrabaho sa Toshiba ng mga panahong iyon ay nag-imbento ng flash memory noong 1984 upang malutas ang problema sa pag-store at paghawak ng mga data kung ang isang device ay naka-on o naka-off. Number 1, bullet train. Ang mga tren ay nakalimutan na sa Estados Unidos pagkatapos ng pagka-imbento ng kotse. Gayunpaman, ang mga Hapon ay niyakap ang konsepto ng tren at mas pinaganda pa nila ito. Inimbento at nilabas ng Japan ang first high-speed rail lines o sa kasalukuyan ay kung tawagin ay bullet train noong 1964 na bumabiyahe mula Tokyo hanggang Osaka. Ang imbisyong ito ay nakakuha ng katanyagan sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga lugar na ang mga tao ay nangangailangan ng mabilis na transportasyon. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to subscribe and click the bell button to get notified about What the Fact updates. Bye!